Kilabot. Welcome back again to my channel, Peping Kilabot. Sa vlog ko ngayon, puro tutorial muna tayo. Pass muna tayo sa mga soundcheck kasi naka-quarantine tayo, hindi tayo makalabas. So dito-dito lang muna tayo sa bahay. Kung ano lang yung makukuha ko ditong gamit sa bahay, lang muna dinedemo ko. Pasensya na sa mga nagre-request ng mga iba pang demo. Pasensya na kayo, wala na akong makuha ng gamit dito. Wala na akong mahiram. So para sa demo natin ngayon, bali, ang gagawin ko ngayon ay, ayan, naka-flash na sa screen. Tapos, syempre, bago tayo magsimula sa lahat ng gagawin natin, shoutout tayo. Shoutout muna tayo. So, shoutout pa ulit tayo kay One Touch Electronics. Matatagpuan siya sa Tangos, Baliwag, Bulacan, sa mga tinatamad dumuwas. Sa kanya lang bumili. Kompleto rin dito halos ang tinitinda niya pong Karen Pro Audio. One Touch Electronics, pag-aari ni Paring Arnel Angles. So, shout out tayo. Tapos may bisita tayo ngayon. Si Sir. Hello, ma'am, Sir. Hello. Richard. Sir Richard. Aki-join siya sa atin dito ngayon sa vlog natin. So, shout out tayo. Shout out muna kay anak mo. Jerome. Kay Jerome. Kanino pa? Kay John Rick. Kay John Rick. Tapos? Kay Ken RJ. Si Ken RJ. Tsaka sa misis niya na nasa abroad, OFW. Oh, ay, kita ka dun. Ha? Oh, hi, misis. Ingat ka dyan. So, shout out tayo. Unang-una dito kay Sir Ryan Versales. Cherry Joy TV. Brian A. Lucio. Tapos, John Aaron de Guzman. Tom. Alvin de la Vega. Tapos Jan Abunas. Eldren Guevara. Jan Paul Baroga. Reynaldo Marcelo. Rodelio Garcia. Marvin Miranda. Manel Hipol. Sir, wala pa tayong crossover. Warren Flor. Erwin Lansaga. Eunice Dale Tolentino. Ken Espino. Jan Eric Becaro. Mike John Santos, David Macaba Jr., Kuya Pento San Diego, Reynald Sipagan, Jeffrey Espiritu, DJ Puto, the best, John Ray Lanaria. Yung dun sa ibang di na-mention, next vlog na kayo. Ah, tapos, may request ako sa inyo. May link ako dyan sa description. Pakiusap na, paki-click nyo lang, tapos view, tapos like nyo lang. So, mag-umpisa tayo, intro muna. Pepeng Kilabot. Swabbing Bulakenyo. So, ang gagawin natin dito, ito. Ito yung negative nung isang speaker. Tatap lang natin siya sa positive nung isa. Positive nung isa, tapos negative nung isa. Ganyan ang magiging linya niya. Magkasama siya yan. Kasama. Tapos, kukunin natin yung positive nung isa. Tapos negative nung isa. Ito na yung papunta natin ng ampli. So 4 ohms plus 4 ohms pag siniris magiging 8 ohms. Tapos yung 250 watts nya, 250 watts nya magiging 500 watts. Ito naman yung gagamitin nating bullet meter.
generic Twitter lang yan. Mura lang yan. Mabibili nyo lang siguro to sa pinakamahal na yung 350 ang isa. So, 8 ohms, 8 ohms yan. Parallel na lang para takbong 4 sa punta ng ampli. So, budget mill setup. Meron mas, mas mura pa dito kung talagang wala kayo. Kasi ang SRP nito is 1750. Mabibili kayong JH630. Jackhammer yon, crown, bali ang price niya is guro, 650 lang ang isa. So, 8 ohms yun, parallel nyo na lang para maging 4. So, yan na yung ano natin, gagamitin natin mid tsaka high. Tapos, yun ulit yung sub natin, yung nakaraan lang ginagamit natin, 4 ohms yun, ground zero, 600 watts. So, hindi na natin makikita, nasa loob na ng box yun. So, doon tayo punta sa car stereo setup. Pagdating naman dito sa car stereo setup, so, medyo nakakalito to kasi kadalasan dito, check nyo lang munang mabuti ang positive nila, kulay yellow. Ang karaniwan na yan sa mga car stereo, yung kulay yellow ang positive. Tapos, ito yung remote, yung kulay red. Tapos, negative, kulay black. So, ang ginawa ko, tinap ko na siya dito sa parametric para isang switch na lang sila. Tapos, ito yung ginawa ko para mag-connect yung dalawa na to na isang switch lang ang gagamitin. So, bali ang ginawa ko, itong positive tsaka yung remote, pinagsama ko na. So, isang linya na lang to. Tapos, itatap natin siya dito sa remote ng parametric. Positive dito sa gitna, kulay white. Positive ba? Remote. Sa remote mismo nung sa parametric. Sa gitna, kalagay dito, remote. Doon mo nalagay sa gitna. Splice lang natin dito. Tapos yan. Make sure lang na matibay yung pagkaka jumper nyo dito, tapos hinang nyo, kung may panghinang kayo, kung wala naman tape nyo na lang. Kasi ito naman sa negative sa negative lang, bayan nyo na lang ha. Kung talagang permanent na, hinang nyo na, may panghinang naman kayo. Yan na, magkasama na siya. So, ito na yan. Tap na. So, ito yung switch niya. Oo na yan. Tapos, yan. Sabay na sila. So, sa pagkoconnect naman, ito na siya, naka-wire jack ulit tayo. Galing ko muna ulit. Ano siya dito? Yan, tapos lagyan natin wire jack. Ganito ulit yung wire jack natin. Ito. So, ito sa baba. Color coding naman yan. Kasi ito ulit. May video out kasi itong car stereo na to, kaya yung may kulay yellow dun. So ito, again ulit na. Ito na siya, tapos yan, ito na. Tapos, papasok to sa auxiliary ng parametric. Ito. Ayan.
to, bali wala na to. Sa car stereo wala na to. Ito yung mga linya nyo ng speaker. Kaya na. Car stereo connection papunta dito sa auxiliary ng parametric. Tapos punta tayo sa ampli. Sa ampli itong 1 and itong ito 1 and 2 1 and 2 yan, well ito yung gagamitin ko sa mid high, 1 and 2 syempre pasok siya dito sa rear na lang yan. Tapos itong isa gagamitin ko sa sub. Connect ko na siya dito mismo sa sub. Sa sub na. Para malambot mo na itugtugan natin ngayon. Pwede rin dito sa front. Pero dito ko na lang siya pinili muna sa sub. Tapos syempre dahil sub siya, ito kasing ginamit ko dito, itong Xtrude 7 din kasi ito yung talagang pang budget mill na setup na pasok naman sa budget, nasa 4.5 to pinakamahal na, siguro depende na lang kung nasan lugar kayo. Ito yung gagamitin natin kasi 4 channel siya, tapos meron siyang crossover na built in na dito sa likod. So yung mid high natin ng setup niyan is 0, tapos sa crossover niya HPF, ang sa HPF nakatapat to, tapos 0 dB. Tapos dito naman sa sub natin, ayan, ilalagay natin sa LPF sa gitna. Yan, sa gitna, tapos 6 dB lang. 6 dB. So, ayan na siya. Itong dalawa, mid-high. Itong isa, 3 and 4 sub. Connect na rin siya dito. Ayan na yan. Connection ng mga RCA papuntang parametric, papuntang car stereo, tapos papuntang ampli. Tapos dito naman tayo connection ng speaker. Bali itong channel 1 dito kinonek yung papuntang mid-range, yung dalawang C7 na di sa east. Tapos ito namang dalawa na to papunta naman sa tweeter. Tapos itong sa ilalim, dalawa na to, binridge ko na siya, punta naman dun sa sub. Sub natin na ground zero, 600 watts, 4 ohms. So yung yun na yung connection, isang parametric, isang car stereo, isang ampli, dalawang mid-range, dalawang tweeter, tsaka isang sub. So, sunod na natin dito. Soundcheck tayo. Thank you.
Bulang Kenyo. Uerpa. Nandito na rin tayo sa pagsisiris. Magsisiris tayo ng 4 na 4 ohms. So 4 na 4 ohms, pag siniris nyo siya magiging 16. So ganito lang din ang gagawin nyo dun. So ito na yung isa, negative, positive. Tapos kukuha ulit tayo dito sa isa ng yung positive nito, kukunin natin. So ayun na, negative, positive, negative. Papupuntahin ulit natin dito sa positive nung isa. So yun, tapos negative ulit, kuha positive ulit sa kabila. So ito na magiging itsura niya, ayan. Baga magkakaduktong lang 'yan. Pisa natin positive nung isa, negative, positive, pinapunta sa negative, tapos positive nung isa, pinapunta sa negative, tapos positive nung isa, pinapunta sa negative. Tapos yung dulo nito, ito yung dulo na isa na to. Ayan. Tapos yung isang dulo nito, yung negative, yan ang papupuntahin natin sa ampli. So ayan ang magiging itsura niya. Bye lang. O, ulitin ko. Negative nito, positive nito. Negative nito, positive nito. Negative nito, positive nito. Tapos yung natitirang isa dito, yung negative nito, ipapunta dun sa ampli, tsaka itong positive nito dun sa kabila. So yan na yung series connection. Bali 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms. Pag siniris siya, lalabas dyan yung 16 ohms.